So guys, tour ko muna uli kayo dito sa aking garden. So yan, tapos pag-usapan natin ngayon yung patoka. So ano ba yung magandang patoka para sa mga ibon natin? So ano ba yung binibigay kong patoka para sa mga ibon ko? So yung mga binibigay ko, so tignan nyo, baka makatulong sa inyo. So yan, tour ko muna kayo. Ayan, napapakinabangan ko na yung mga yan. Ayan. Yan, bubunga na. Nakakatawa. Yung mga bunga na yan sila. Mga okra. Yung nandito sa arawan, mga okra, talagang lumaki sila. Yung mga hindi ganong naarawan, hindi sila ganong lumaki. So, kailangan talaga maarawan sila. Ayan, malunggay. Pinaka-highlights ng aking garden ay malunggay. Ito. Ayan, marami na ako na harvest nito. Naka-apat, lima na ata ako harvest ng sitaw. Ayan. Ito, may mga bunga na. Pero yan, malunggay talaga ang gusto ko. Ayan. Ayan, daming sitaw. Kalabasa. Mumulaklak na. Ayan. Ito yung garden ko. Dito lang ako. Bagong tambayan. So, tara, usap tayo tungkol sa patoka. So guys, pag-usapan natin. Ano ba yung ano, yung tamang timpla ng patoka para sa mga ibon natin? So, first time kong gumawa ng video para dun sa mga patoka o yung ginagamit kong patoka sa kalapating ko. So, ayan. Ordinary lang yan. So, pag-usapan natin, ano ba yung tamang ano, patoka na para sa mga ibon? So, bago yan, shoutout muna tayo sa mga laging mga kapatid ko na very supportive sa akin. So, ayan. Bigay nila yan. Sabi nila, maganda raw pang background. So, ayan. Salamat. Maraming halo ng patoka. O kahit pupunta ako doon sa mga big time na ano na fancier, hindi ko na dinidiscuss yung patoka nila kasi nga medyo mas masalimuot eh. Parang maski ako hindi ko kaya, tsaka yung ibang mga meron naman kahit paano pambili, medyo yung paghahanap ng mga buto may alanganin. So siguro mga sa dami ng nag-iibon dito sa Pilipinas, mga 1/4 lang siguro yung makaka-avail ng mga ganun na yung buto. So sa mga probinsya, wala ka naman mabibili na madalang. Kahit nga dito sa Manila o sa Caloocan, saka makakabili ng ilang pweso lang ng poultry supply ang meron sila ng mga buto-buto talaga na buto-buto na mga naka-separate. Tapos ihahalo mo. So, meron namang iba na kaya hindi ko na dinidiscuss yun kasi maski man ako hirap dun sa mga ano nila sa paghahalo ng ano nila ng mga buto nila. So merong maraming klase. Dito nga lang yung sap madaling makabili, pero yung barley kahit nga ako dito pwede doon sa kay Bosset, meron. Ayan, game na ulit. Kaya lang ang layo dun sa dito sa lugar ko. So, lahat naman, ano ba yung tama? So, kaya ako lagi kong dinidiscuss guys sa mga fancy, sa mga newbie, dahil hindi rin kayo makakakuha ng mga ganong mga buto. So, pinapadali ko na lang yung ano, yung sistema. Kasi yun naman yung sistema na ginawa ko. Ito naman yung sistema na ginawa ko mula nung una pa hanggang ngayon. Ang ginagawa ko, okay naman, proven. So, yung patoka ko, magaling, maganda para sa akin. So, maraming gumagawa o naghahalo ng patoka. Meron niyang mga nag-champion, apat o limang buto lang yung ginagawa nila. Halos karaniwang maliliit na seeds yung ginagamit nila na trigo, sorghum, munggo,
Basta maliliit na ano na na buto ang ginagamit nila. Oo, ang kalapati naman, alam din naman nila kung ano yung ang gusto nilang kainin. O yung maliliit na yun, okay yun. Kasi na-observe ko rin sa meron akong ipon dati na magaling. O magaling talaga yung ipon. Lolo nila tala yun. Ano yun? 7 times ng ano ng Santa Ana. Champion din siya ng sprint, pan race, derby. Talagang puro pooling, halos lahat. Kumbaga dito sa amin dati, so yung pinaka lead pack, lagi siyang nauuna sa grupo ng sa club dito sa Bagong Silang. So siya yung laging nananalo ng mga pooling, pan race, sprint race, o derby na nag-champion din siya. Nag-champion din siya talaga kasi taon-taon siya nililipad. So inobserbahan ko siya. Ang tinutukan niya lang talaga nung una, wala pang derby, maliliit na grains. So binibigyan ko lang siya ng pagkain kasi nga mag-isa lang siya doon sa kulungan. Binibigyan ko lang siya ng pagkain. Tapos ang tinutukan niya lang talaga, maliliit na buto. Hindi niya kinakain yung mga ano, yung mga dan peas, green peas, white peas, lahat yung mga peas na malalaki hindi niya kinakain. So iniiwan niya 'yon. So inoobserbahan ko 'yon. So lagi ko sinasabi yung sa ibon natin, observation lagi. So ako nakikita ko yung ano yung kinakain niya, ano yung mga pag binigyan ko, ano lang yung kinakain niya doon sa patokan na binibigay ko. So pagdating ng malayo na, nung malayo na, pa-derby na yon. Nung binibigyan ko siya, inuubos niya na lahat. Pati yung mga green peas, dan peas, inuubos niya na. Tapos nakikita ko yung katawan niya, pag palapit na yung derby, bumibilog na siya. Ano siya eh, yung ibon, bangkain ang tawag nila doon, medyo payat yung ibon. Na hindi naman siya payat talaga. Minsan, meron makikita niyo yung makakapanyo yung ibon. Dito, may buto. Hindi siya bilugan. Pero pagdating ng ano, ng derby, makikita ko, dahil nga batak na rin siya sa lipad, sa mga training, kinakain na niya lahat yung mga pagkain niya. Tapos yung katawan niya, medyo bumibilog na siya. So, inahanda niya na yung katawan niya, kinukondisyon niya yung katawan niya para doon sa derby na alam niya ang gagawin niya, liliparin niya. So, ano ba yung tama? Ano ba yung tamang proseso sa pag bibigay ng patoka sa mga ibon? O, maraming nagbibigay. Meron tayong mga idol natin nagbibigay. Hindi silang papakain ng ano, ng layer mix. Ang ginagamit nila, breeder mix. O, meron namang iba, nagbibigay ng player mix, tapos more on carbo, maraming mais, tapos hindi naman sila nagbibigay ng breeder mix. Meron naman, nagbibigay ng mani. Meron naman, hindi nagbibigay ng mani. Ayaw nilang bigay sa ibon yung mga mani. Tapos meron ako napanood sa isang fancier din, hinuhugasan niya yung mga patoka. So, kung yung isang sakong patoka, huhugasan niya yon para daw malinis, tapos ibibilad. So, pag nabilad yun, siyempre malinis na. Wala na siyang mga ano-ano kung ano-ano. So yun yung ibang proseso nila. Tapos, hindi ko, kung guys, lagi ko sinasabi sa inyo, yung mga sistema na ginagawa nyo, kung kahit anong klase pa yan, o kahit na hindi naman kaaya-aya talaga sa ibang fancier, kung doon kayo nananalo na sistema nyo, yun yung gawin nyo. Ituloy nyo lang yun. Kasi yun yung nakasanayan ng ibon nyo. At yun yung parang nakasanayan na sistema nyo na rin. So, sa akin kasi, yung mga ganun, pahugas-hugas, tapos papatubuin yung, meron yung papatubuin pa yung seeds, tapos ipapakain yung mga tumubong seeds sa kalapate. So, sobrang matrabaho para sa akin yun. So, meron maraming sistema ng pagbibigay ng ano, patoka sa kalapate. So, yung iba, more on, nagbibigay pa sila ng ano, ng mga seeds na maliliit. Meron pang rice. So, minsan ginagawa ko rin yun. Tapos yung brown rice kay Sir Tommy de Vera ako napanood yun. Tsaka yung parang sneaky ilalagay sa akin. Minsan nilalagyan ko yun na bird seeds yung ibon. So, ayun. So, ako naman, hindi ako masailan sa patoka.
Wala akong kaselan-selan sa patoka. So, bakit hindi ka maselan sa patoka? Nung bago ako, guys, nung bago ako nagkakalapate, 2011, ang wala pa kasing dindigan nung karami. At yung mga, ano, yung mga tindahan ng mga flyer mix at breeder mix dati. Tapos, ang nabibili kong flyer mix, o breeder mix, puro ano pa, butas-butas. Butas-butas, tas pag ginanon mo, talagang parang puro bok-bok talaga lahat. Yun yung pinapakain ko dati sa kalapate ko. Wala talaga maayos na patoka. At ano ba yung tamang patoka? Pero nag-champion ako eh. Nag-champion ako. Halos lahat ng unang laro ko yon sa MMFC. Nagpa super set winner ako dun sa MMFC. Tapos sa UBS, dalawang club yung pinagpipilian ko dati ng laruan dahil bago ako. Meron yung isang club na BSRPC, may guaranteed sila, medyo malaki. Ito namang UBS dati, parang bago pa lang din, walang guaranteed. Pero sobrang dami nung naglalaro. Siguro, para masubukan nila yung dami ng mga player o yung mga player na magagaling nandun naglalaro. So, siyempre, namili ako hindi doon sa pera. Namili ako doon sa competition. Maraming naglalaro. Pero ang patoka ko noon, bukbukin lang. Tapos ang kwento ko sa inyo mamaya kung paano ginawa ko. Tapos ang pagkain ko, kung ano lang yung meron, minsan nakabili pa ako ng ano, ng mais sa Pangasinan. Sabi sa akin nung bibilan ko, ano, maliliit lang daw yung mais. Sabi ko, ayos yun. Gagamitin ko yon, tapos yung iba bebenta ko yung mais. So pag parang 30 sa ako ata yung kinuha ko noon na mais. So pagdating ko doon, hindi siya maliit, malalaking mais na pang pigs talaga. So no choice, di kinuha ko. Yung iba pinapakain ko sa kalapati ko kahit sobrang laki, okay lang sa kanila. Yung iba binenta ko na sa paggawaan ng pigs. O yun, yung malalaking manay kinakain din naman nila eh. Tapos ang ginagawa ko lang noon, pinapalakas ko yung kalapati ko. So, pag-usapan natin yan mamaya, paano papalakasin. So, eto muna tayo ngayon. Sabihin ko sa inyo kung ano yung ginagawa kong patoka. Sa akin kasi, kung nakikita nyo sa akin, proven sa akin itong mga to na ginagawa ko, simple lang. Ayokong pahirapan yung sarili ko. Ang ginagawa ko, pinapalakas ko lang yung mga ibon ko. So, yung pagkain na mga to, dagdag lang ko sa kanila. So, anong ginagawa ko? So, ano lang ako? Oh, wait lang. Ito ka muna, ha? So, ano lang ako? Flyer mix o breeder mix? Ganito. Ayan. Flyer mix o breeder mix? Kahit alin sa dalawa. Kasi wala naman consistent na ano lagi na patoka na laging ano, laging yun at yun ang tipa niya ano na ginagawa nila. Minsan yun, syempre hindi lang bumibili ng mga mamahal na patoka. Ayun, may syempre kaya mahal yun dahil nga maganda yung tipa nila. Ako binibili ko lang to, pwersa ako nito 900 950 isang sako. Ang 38 pesos ang ganoon siya. Ulan na. Ayan. Flyer mix, pwede. Breeder mix, pwede. So, wala naman talagang, guys, yung sinasabi ko, puro yung karanasan ko, yung ginagawa ko. O, ayan. So, kung may isang kilong patoka ako, eto. Kung may isang kilong patoka ako, lalagyan ko lang ito ng mahigit na 1/4 na ano, na safflower. Ayan. Roloin natin. Ano-ano. So guys, yan pa lang yung magiging itsura niya. Basic. Kung kaya nyo dagdagan yung safflower nyo, dagdagan nyo. Maganda sa katawan nila yan. Ayan.
What's up, Pangkaribon? Please like, share, subscribe! And don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!